magandang umaga po sa inyo o magandang hapon o anuman po ang oras niyo dyan. Narito po ako ngayon at papunta ako ng port kasi meron kaming dadaong na barko at titingnan ko kung naka-atraka na para may prepare ko na yung mga equipment na gagamitin para sa pagdiskarga ng mga container. At isasama ko po kayo doon sa port na aking pupuntahan. Yun po. Bali po yung barko na dadaong ay manggagaling po sa Spain. At yun ay magdidiskarga ng mga container. Yung iba po ay mga freezer at mga goods na sinusupply sa mga supermarket. Kaya tara po, punta na tayo. Sama ko kayo doon. Ayan, nandito na ako ngayon sa port at ito nga, umaatraka na yung barko para dumikit dito sa port namin. So ayun, at matagal din ang pag-atraka nito. Umaabot din ng isang oras para dumikit dito sa port mismo. Bali, itong barko na to ay gaya nga ng sinabi ko, galing sa Spain. So liner nila yan dito, ibig sabihin 2 times a month dumadaong sila dito. So at maya-maya lang pag nagbaba na ng barko nang dumikit na sila. Bale, yung barko na yan, sa likod niyan may tumutulak na 2 tugboat para itulak patabi. Kasi yung barko nga naman, wala naman talaga yung paside eh. Kaya itutulak ng barko, ng tugboat. Medyo malaki rin yung mga tugboat na pantulak nila. So at ayan nga, kung mapapansin nyo, may maliit na bangka. Bali, ang trabaho ng maliit na bangka na yan ay dadalhin niya yung lubid ng barko dito sa gilid ng port para ilagay dito sa ito yung dito nilalagay yung tali eh. Tapos utay-utay na hahatakin ng barko para makadikit sila dito sa tabi ng port. Magkabila yan, ilalabag yung tali magkabilaan sa dulo para birahin ng motor nila. Ayan. So ayun, may mga ang crew niyan ay halo-halo, may mga Pilipino at mga iba pang galing ibang nationality. Ayan, palapit na ng palapit din yung barko. At yun nga, medyo dahan-dahan lang talaga kasi masyadong mabigat itong barko na to para lang itulak ng isang tugboat o 2 tugboat dun sa likod. At hindi nyo na itatanong, ako ay dito sa port nagtatrabaho. Bali, maintenance ako sa isang kumpanya at ang trabaho ng kumpanya namin ay stevedoring. So lahat ng barko na dumadaong dito, kami ang naka-assign para magdiskarga ng barko. Magdiskarga ng mga container. Ayan. So maya-maya lang, babalikan natin sila at kakausapin natin yung ibang mga kababayan natin na Pilipino kung kumusta naman sila, magkukumustahan. Yun, balikan na lang natin ulit maya-maya. Ito nga pala yung tugboat na nagtutulak dito sa barko para dumikit. Ayan, malaki-laki rin din yan yung tugboat na yan para magtulak dito sa barko na to. Kasi hindi naman pwedeng dumikit lang na para pagilid ang barko kasi wala naman talagang pagilid lang. Oo.
ayun na, padikit na ng padikit dito sa port. Palapit na ng palapit. Sobrang laki nitong barko na to. Grabe. Huh. Ayan. Ayan, halos nakadikit na. So, lalagyan na lang ng tali para hindi na gumalaw yung barko. Ayan yung mga crew. May pailan-ilan na Pilipino. At yung ibang lahi naman. Ibang nationality. Hindi na nyo itatanong, ako po ay isang heavy equipment mechanic at lahat ng equipment na nandito sa port, ako po ang nagmamanage. So, matagal-tagal na rin po akong nagtatrabaho dito sa port, dito sa bansang Guinea Equatorial. At halos sa dito na rin ang buhay ko. Araw-araw nandito po ako at pagka may kailangan na equipment, nagpapadala ako dito para tuloy-tuloy ang trabaho. Ayun, pag malapit na po at nagbaba na at nasiayos na yung barko para ibaba yung hagdanan, aakyat po ako at makikipagkumustahan po tayo sa mga kababayan natin kahit saglit man lang. Ayan. Ayun, tapos bibirahin naman ang motor nila para dumikit. Ayun, umahatak na at ididikit pa nila ng husto yan. Yan, halos nakadikit na at inaayos pa rin nila yung pagpaparking ng barko. So maya-maya lang ibababa nila na yung hagdanan, pero ang unang-una, aakyat muna yung mga port authority para inspeksyonin lahat yung dapat inspeksyonin sa barko. So, balikan natin sila maya-maya. Yan muna kayo, babalik ako. Ayan, nandito po tayo ngayon sa barko at aakyat po ako para makipagkumustahan man lang sa ating mga kababayan. Ito, masyadong mataas yung hagdanan. Ayan, nandito na ako sa taas at si kabayan ay nandito, nakasalamuha ko. Kakausapin ko yung isa kasi busy, kaya iisa lang sila. Yung iba natutulog at yung iba naka-duty sa kanya-kanya. Ano nga uling saan kayo sa atin? Ako ka ba yan? Taga-Bohol po yan. Taga-Bohol po yan. Oh. Shout out sa mga taga-Bohol. Andito po sila ngayon sa Guinea Equatorial. Oh. So ayun. Kailan po ang inyong baba? Ang matagal pa? Mga December 5 pa. Ayun. Marami pa dito mga Pilipino. Yung isa nga ay taga-Mindoro, Mangyan din. Busy lang. So babalikan ko mamaya si kabayan. Ayun. Bali, si nakabayan ay liner nila dito sa Guinea.
Ilang beses po kayong dumadaong dito sa isang buwan? Dalawang beses? Isang beses lang. Minsan isang beses. Oh. Balik naman kami daw mga September. Ang ikot nila kasi dito lang sa Africa eh. Kapag sinabi pong kapag sinabi pong liner eh dito lang sila sa Africa, pabalik-balik na lang. So, ayan, dito ko ngayon. At yung ibang mga Pilipino, din natutulog pa at yung may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanya silang destino. So, si Kabayan lang muna po. Bali po, maraming salamat at ayan. Okay, at sana ay magpakita uli kami. Minsan ko lang sila na makita kasi nga busy rin ako kaya hindi ako makakit agad sa barko. So lagi naman ako dito. Ayun. Akit barko yan ba? Ayun, sana ay makausap ko po yung mga iba pang Pilipino dito. So ayun, balikan uli natin mamaya si Kabayan, yung isang taga Mindoro na mangyan din. So nakapag utol ng gila. Busy pa eh. Okay. Si Kababayan. Oh, ayan, meron pa akong isang kasama na nakitang Pilipino dito sila. So may kanya-kanyang nagbablog siya ako. So ayun. May kanya-kanya busy lang kaya hindi makausap ng host. Maraming salamat po. Ano nga sa saan kayo sa atin ulit? Sa Tondo, sa Manila ngayon sa Bulacan. Tondo. Tapos sa Bulacan, saan kayo sa Bulacan? Sa Mesa del Monte, Luzon. Talaga? Oo. Doon ako ngayon nakakuha ng bahay eh. Sa may gaya-gaya, yung residensya di Muson. Doon ako. Dalawa kami rito taga Muson, San Peter. Ah, talaga? Oo. Saan party kayo doon sa Muson? Sa mismo... Mismong North Carolina ako. Gaya-gaya, dito pa kayo sa may kabila eh. Oo. Dito ako sa may pabot na Santa Maria. Yung sa akin, between Muson at gaya-gaya. Oo. Oh. Yan. Ayun pala eh. Kalbore pa eh. Ngayon, mga 5 taon lang kami doon. Doon ako oh, doon na kami. Ngayon? Oo, doon kami namuwi. Nakaka 5 taon na siguro kami doon. Talagang. Marami na ngayon bago rin doon. Gaya-gaya talaga. Oo, marami. Marami pa pala akong kababayan dito. Actually, taga-Mindoro ako. Tapos nakabila ko ng bahay sa San Jose del Monte. Tapos namin, taga-Mindoro. Oo, ayun nga na. Namin ko, busy lang. Kaya nga. Kung pwede lang kayo naman, sasama ko kayo sa bahay. Kayo pa, kalabar tayo. Kausapin mo may kayong official dito. Baka... Pinsan mo. Doon, salamat, oh. Salamat sa kwan. Sige po. Baka pinsan mo yun, oh, diba? Ayan, nandito po ako ngayon sa loob ng barko at dun sa kainan nila. Naimbitahan ako ni Mayor. Pakainin ako nila. Kaya maraming sa inyong salamat sa hapon ng ibinigay nyo sa akin. Ayos. Hindi ko nalang binidyoan, nakakahiya eh. Baka sabihin nyo, malakas ang ang sando ko eh. So ayan, oh. Yung iba kasi naka-duty. So ayan, si Nakabaya, si Mayor. Ito po. So ayun, maraming salamat sa pagbabalik ko ninyo. Maraming salamat. Welcome ka lang dito. Ayan, minsan lang kayo makakita ng mga Pilipino. Kaya nga. Ayan ang kanilang loob ng barco. So ayun. Ayan. May palabas silang ka... John Lloyd. Malibang manlaang. So, ayan. Ayan. Ayan, sige. Okay. Sige po, salamat po sa inyo. Okay. Yan, bali yung mga container na yan nasa baba. Yung mga empty container yan. So, pagkatapos mag-discharge ng pool container, yung empty naman ang ikakarga. So, yung mga equipment na nasa baba, ako naman ang nag-manage niyan. Pag may problema, ako ang gumagawa. Ayan. Ayan si Kabayan. Medyo busy ng kaunti yan. Ayan, nang-aabala ako. Makamit kami sa Kababayan. Oo. Kung pwede lang sumama yan sa bahay, sasama ko at kami kahit papaano ay makapamasyal man lang sa labas. Bale, may mga 10 po kayong mga Pilipino dito. 13, may kumayang 13. 13 daw sila. So, ang kapitan, anong lahi po? Juan? Ukraine. Ang kapitan daw ay Ukraine. Ayun. Ayan, shout out sa pamilya. Pamilya ni Kabayan. Okay. Ayan, ito nga pala yung kalugar ko.
Mangyan din to, ewan ko nga kung totoong mangyan to. Ayan, taga-Calapan sila, pero alam naman, meron silang lupa sa Pinamalayan. So, mayaman na to doon. May pamilya ka na ba? Wala pa, single. Ah, single, oh, what's up? So... Mga naghahanap dyan, kang lugar ko. Oo. Yes, chief. Sige, sir. After, para departure do. Okay. Departure. So ayun, busy lang si Kabayan, kaya aalis muna siya. Ayun. Sinun balik. Ayun, nakita ko ulit si kababayan ko, kalugar. Nandun na yan. So ayun, medyo saka na lang sila lapas. Medyo busy pa. Oh, shoutout na lang sa kanilang pamilya. Shoutout sa mama ko sa nasa Middle East. Ayun. Tapos sa papa ko tsaka sa kapatid ko dyan sa Mindoro. At sa girlfriend ko sa Taiwan. Wow, kailan kaya yon? Sige, salamat ha. Bayan. Sige, ayan. Sige. Iwanan ko muna sila. Ako sa Cavite, Lorenzo Rason. Mama ko sa Bohol. Ayun. Natalia Rason at saka Fidel Rason. Sa Cavite, Cavite niyo pala to. Si Kabayan. Okay. Sige po. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ayan mga kabayan, nandito ulit ako sa baba ngayon at iniwan ko muna sila sa loob ng barko kasi nakakahiya naman. Kung lagi ako mga abala, alam ko naman na busy sila. Kaya yun, sa susunod, bibisitahin ko na lang sila ulit pagbalik nila. Actually gusto nilang lumabas mamayang hapon. Ang problema, hindi sila nabigyan ng authorization para lumabas dito sa Ginia. Kaya wala silang choice kundi dun lang sila sa barko. At karamihan kapag bumababa yung mga Pilipino dito sa Ginia, sinasama ko sila sa bayan para ipasyal ko sila. Meron naman akong service kaya tuwan-tuwa sila kapag nakakalabas sila papuntang bayan para naman medyo hindi sila malungkot. Siyempre sa tagal-tagal ng biyahe nila sa barko, gusto naman nilang makalanghap ng sariwang hangin. Makapamasyal sa mga supermarket o kung saan mang mayroong pasyalan. Ayun, sana ito na lang muna yung video ng ipapakita ko sa inyo. At sana kahit papano ay nalibang kayo. At wag po sana kayong magsawa na panoorin ang video ko. At sana po ay lagi kayong nandyan na suportahan ako. Maraming maraming salamat po sa pagtitiyaga niyo ng panood niyo sa akin at nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayo.